Simple lang ang pamumuhay namin sa probinsya ng Iloilo. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang panganay. Si Mama ay nagtatrabaho sa ibang bansa kaya hindi namin siya nakakasama. Si Papa naman ay isang driver ng motor. Minsan ay tumutulong kay Lolo sa pagsasaka. Magkakalapit ang bahay naming magkakamag-anak sa iisang lugar. Maliit lang ang bahay namin at mahirap ang buhay, pero masaya kaming lahat doon. Minsan nga, dinadasal ko na sana ay habang buhay na lang kaming ganito kasaya. Ngunit akala ko lang pala yon. 8 taong gulang ako nung lumipat yung kapatid ni Lola malapit dito sa amin. Galing itong Negros, kasama ang mga kamag-anak at apo niya. Itago ko na lang po siya sa pangalang Lola Rita. Unang kita ko pa lang sa kanya ay masasabi kong talagang mukha siyang mabait. Kaya naman hindi na nakapagtataka na mabilis nitong nakuha ang loob ko at napalapit ako sa kanya. Lagi niya akong binibigyan ng mga pasalubong. Pero ang labis kong ipinagtataka ay kung bakit palagi siyang nagkakasakit. Tapos lagi siyang may hampol sa ulo na tela na may mga halamang gamot. Pero hinayaan ko na yon. Tumagal sila ng 1 taon sa amin. Nagkaroon ng usap-usapan sa buong lugar namin na aswang daw si Lola Rita. Simula daw kasi nang lumipat ito ay marami ng kababalaghan na nangyayari dito sa amin lugar. May tiktik daw, tapos malaking ibon at maiitim na pusa o aso ang nanggagambala sa bahay nila tuwing gabi. Hindi talaga sana ako naniniwala sa mga aswang. Hindi pa naman kasi ako nakakakita nito. Hanggang dumating ang araw na hindi ko inaasahan. June 2014. 11 taong gulang ako nun. Nagising na lang ako na may nagsisigawan sa labas. Nakita ko sila Lola ko at si Lola Linda at iba pang mga kamag-anak namin na nag-aaway. May pinag-aagawan silang lupa. Pagkatapos ay sumali si Papa. Kinalaban niya talaga noon si Lola Rita. Pagkatapos ay doon na nagsimula ang lahat na kami naman ang ginagambala sa bahay. Lagi kaming nakakarinig ng huni ng tiktik at mga tahol ng maraming aso sa labas ng bahay namin. Pagkatapos noon ay nakakapanibago na si Papa. Minsan natutulala na lang siya bigla. Merong 1 buong linggo na hindi siya kumakain at umiinom lang ng alak. June 24. Papasok na sana kami noon ng kapatid ko sa eskwela. Pagkatapos ay tinawag ako bigla ni Papa. Inutusan niya ako na bumili ng maraming pagkain. Bumili naman ako agad. Tinapay, puto at iba pa. Masaya ako dahil kumakain na si Papa. Tapos parang may nagtutulak sa akin na huwag nang pumasok at bantayan na lang si Papa. Kaya naman nagpaalam ako kay Papa. Pa, di na lang po ako papasok. Babantayan na lang kita. Sinagot naman niya ako. Pumasok na kayo ng kapatid mo anak at ipangako mo na mag-aaral kayong mabuti. Bantayan mo ang kapatid mo palagi at huwag mong pababayaan. Hindi sa lahat ng oras ay nandito si Papa. Sige na, mauna na kayo. Mahal na mahal kayo ni Papa. Tandang-tanda ko pa ang bawat salitang iyon na sinabi ni Papa bago kami umalis. Habang naglalakad ay binaling ko pa ng lingon si Papa ng mga ilang beses. Masama kasi talaga ang pakiramdam ko noon at parang may kakaiba. Lunchtime na namin yun. Lumabas ako ng gate para bumili ng maiinom at makakain. Tapos bago pa ako makapasok ng gate
ay nakita ko si Papa na nakamotor at mabilis na nagpapatakbo. Sinigawan ko siya. Pa! Pa! Pinaling niya ako ng tingin, sabay ngiti at kumaway pa. Nagpahabol ako ng salitang, Pa, mag-iingat ka! Ang hindi ko alam ay iyon na pala ang huling beses na makikita ko ang mga ngiting iyon ni Papa. Nung umuwi kami ng bahay ay sumalubong sa amin ang isang napakasakit na balita. Wala na daw si Papa. Naaksidente daw ito sa motor. Wasak ang ulo. Halos gumunaw ang mundo ko ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Maya-maya pa ay lumapit si Tito at may iniabot sa akin na plastic bag. Pagbukas ko doon ay may laman itong hamburger. Isang mapait na ngiti na lamang ang naging sagot ko kay Tito. Anak, para sa inyo yata yan. Mula sa burol ng Papa ko hanggang libing ay hindi ako dumalo. Hindi ko kasi talaga matanggap na wala na ang tatay namin. Matapos yun, makaraan ng isang buwan, lumapit sa akin ang tita ko, pati na yung isang kamag-anak namin, at may ipinakita itong video. Nagulat ako sa nilalaman nito. Nasa simbahan ng kuha kung saan nakalagak ang kabaong ni Papa, kung saan din nagtutumpukan ang mga kamag-anak namin. Agaw atensyon ang babaeng hinahawi ang mga tao papalayo at lumapit sa kabaong ni Papa. At yun ay walang iba kung hindi si Lola Rita. Sinipa niya yung kabaong ni Papa. Pagkatapos ay may ibinulong dito. Sabay tabig ng mga bulaklak na nakapatong sa kabaong. Nagulat kaming lahat sa nangyari. Dahil doon ay kumonsulta kami sa isang albularyo. Doon ay nakumpirma nga namin na tama ang hinala ng karamihan sa amin. Inaswang nga si Papa ni Lola Rita. Pinalitan daw ang katawan niya at tinampong siya sa batok nito. Ito yung paraan nila para kunin ang lakas ng loob o tapang ng isang tao matapos nilang hawakan ang batok mo. Nagulat ako nun kasi akala ko hindi totoo ang mga aswang. Natakot pa kami nun nung sabihin sa amin ng albularyo na mag-iingat kayo. 20 tao ang kukunin niya sa pamilya niyo. Para maging bantog ang aswang o para maging mas malakas pa sila. Nauna na si Papa mo, hindi kayo titigilan nun. Kasi para silang mga aso, kapag binigyan mo ng pagkain ay babalik-balikan ka nito. Matapos iyon ay agad kaming naghanap ng pangontra kasi nagkakasunod-sunod na sila. Matapos ang pagkamatay ni Papa ay sinundan naman ito ng pagkamatay ni Lolo. Nagkasakit noon si Lolo nang biglaan. Dinalaw nila at pinagyan ng tinapay. Tapos kinaumagahan noon ay nadatnan namin si Lolo sa bahay niya na wala na ring buhay. Sinundan din ito ng pinsan kong 2 gulang. Pumapasyal lamang daw sila noon sa labas nang bigla silang kausapin at batiin ni Lola Rita. Nang biglang hawiin ito ang batok ng bata, kinuha na pala ang dungan niya. Pagkatapos nun ay nasundan pa ito ng isa ko pang pamangkin na 1 gulang. Hindi alam ng pinsan ko nun na buntis siya. Pagkatapos ay nilapitan at binati siya ni Lola Rita. Sinabihan siyang, malaki na pala ang anak mo sa loob ng tiyan mo.
pagkatapos ay minasahe pa nito ang tiyan ng pinsan ko. Hindi alam ng pinsan ko ang nangyari nun dahil taga Maynila ito at pumapasyal lang sa amin. Pagbalik nito ng Maynila ay doon na ito nanganak. Nabuhay naman daw ang bata paglabas nito. Subalit pagkatapos ng 5 minuto ay bigla na lang daw itong nawalan ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring iyon ay muli kaming lumapit sa albularyo at sinabi nito na pinalitan daw ito ng aswang. Last year lang po nangyari ito. Tuwing may mamamatay sa pamilya namin ay lagi silang may handaan at lagi kaming iniimbita. Matapos ang pangyayaring iyon ay doble ingat na kami. Hindi namin maiwasan si Lola Rita. Hindi rin naman kasi namin siya pwedeng kasuhan at baka kami pa ang makulong sa kaso ng paninira at false accusation. And worst ay baka pagtawanan lang kami. Kaya nagkukunwari na lang kaming parang walang nangyari at nagpapansinan na lang. Sa ngayon ay palagi siyang tumatambay sa bahay ng pinsan ko dahil alam niyang buntis ito. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagbisita niya sa amin tuwing gabi. Kaya palagi kami naglalagay ng mga pangontra, as in bawang, walis na nakabaliktad sa mga bintana at pintuan namin. Iniiwasan ko na siya at baka mahuwakan niya pa ako sa batok at makuha ang lakas ng loob ko. Lakas at taos pusong pananalig sa Diyos na lang ang ginagawa ko ngayon. Kasi alam kong siya lang ang tanging makakatulong sa amin dito sa peligrong aming kinakaharap. Hindi lang kasi sa Iloilo maraming aswang. Nagkalat na ito sa iba't ibang parte ng bansa. Hindi naman ho ako namimilit sa mga ayaw maniwala. Totoo po ang aswang. Hindi mo talaga ito mapaniniwalaan kung hindi ito sa iyo mismo mangyayari. 4 na buhay na ang nakukuha niya sa amin. 16 na buhay na lang. At wala na kaming kalaban-laban.